Alam mo, simula nung nag-40 anyos ako, marami na akong naging sakit. Na-diagnose ako ng doktor na taas baba ang blood pressure ko. Siguro nakuha ko yun sa huling panganganak ko. Tsaka pag-inom ko ng pills at kung ano-anong mga gamot. Na-diagnose din ako ng doktor ko, mataas ang blood sugar ko. Ang tagal niya nang naggagamot, taas baba pa rin ang blood pressure niya. Laging irritable, mainitin ang ulo, at saka madaling magalit. Yung pagtulog niya nga rin, hindi na rin mahimbing. Itong legs ko, di ko na maibend. Napakasakit ng tuhod ko. Matagal kong tiniis ang mga nararamdaman ko sa katawan ko. Halos 4 na dekada, marami akong nasubukang mga herbal pero wala rin nangyari. Manaas pa rin ang BP ko. Tapos yung sugar ko unstable din. Hanggang sa isang araw, nagpunta sa akin ang anak ko. Binigyan siya ng Theobroma daw yun. Hirap na hirap pa nga niya sabihin yung Theobroma. Hindi niya talaga masabi. Ayun, tinuro sa kanya kung paano inumin at timplahin. Tapos, naiinis pa. Ang dami raw procedure bago mainom. Pagkatapos kong inumin ng isang bote, after ilang minuto lang, hindi ko maipalawanag ang pakiramdam ko. Bigla akong guminhawa. Gumaan ang pakiramdam ko. Maghapon akong gawa ng gawa sa bahay. Hindi ko namamalayan ang oras. At hindi rin ako napapagod maghapon. Tinanong ko ang anak ko. Ano daw meron doon sa Theobroma? Basta sinabi ng kuya ko sa kanya, magno-normalize na daw lahat sa mami ko. May magic daw doon sa Theobroma. Ang sabi ng anak ko, mano-normalize daw lahat sa katawan ko na may magic daw doon sa Theobroma. Simula noon, araw-araw akong uminom ng Theobroma. Nag-normal na lahat. Yung taas-baba ng BP ko, naging normal na rin. 84 na ako. Pero nung natuklasan ko itong Theobroma sa anak ko, sumigla ang katawan ko. Lahat na nararamdaman ko, nawala lahat. Nakakakilos na ako ng gawaing bahay. Nakakapag-exercise na rin ako. Araw-araw, tingnan ninyo. Hindi ko na nagagawa ito noon ah. Ang blood pressure ko nag-normal na. Noon din, laging nag-aalala ang mga anak ko at asawa ko. Lagi silang nagbabantay noon sa akin. Araw-araw ako nagpupunta sa bahay nila kasi dalawang bahay lang ang pagitan namin. Napansin namin simula noon, araw-araw na siyang umiinom ng Theobroma. Nag-normalize na rin lahat sa kanya. Hindi na taas baba ang blood pressure niya. Ang blood sugar niya, normal na rin. Imagine, 84 years old na siya. Nakakapagsimba pa, nakakapunta kung saan-saan. Grabe talaga nung natuklasan niya yung Theobroma ni Kuya. Sa tulong ng Theobroma Kakao kay Ma'am Carolina Ducusi, nailagay sa tamang level ang kanyang blood sugar at blood pressure. Bukod dyan, napapanumbalik din ang enerhiya at kalakasan ng kanyang katawan. Ang Theobroma Kakao kasi ay may magnesium compound na nag-o-optimize ng oxygen sa ating katawan at tinutulungan na pataasin ang enerhiya para tunawin ang mga calories sa ating katawan na nagdudulot ng hypertension at high blood sugar. Now, Theobroma Kakao kasi has a several proposed salutogenic effect including neuroprotective anti-inflammatory na tumutulong kay Ma'am Carolina na mabawasan yung level ng pain na nararamdaman niya. Dahil naman sa epicatechin monomers na taglay ng Theobroma ay natutulungan na mag-release ng maraming insulin ang kanyang katawan. Tinutulungan ng insulin na makapasok ang glucose sa body cells para sa halip na kumapit pa ito sa dugo at ma-convert lamang ito into energy. May mga pasyente na hypertensive, diabetic, mataas ang cholesterol, may rheumatoid arthritis, etc. All of them, yung mga ganyang pasyente, masama ang lagay. Hindi lang lagay, katawan, kundi the mood, bagsak.
depressed, grabe. Irritable, oh my God. Especially matanda na. What I noticed sa pag-aaral, pag binigyan ng tea cacao or theobroma cacao, it will actually reverse that problem of good mood, okay na. Madidepress, mababawasan. Irritable, masaya na. Energetic pa. Kasi po, yung pong theobroma cacao ay papasok mismo sa cells natin. So why do I say that? Remember, pag tayo po ay meron kinakain, kahit anong pagkain, pasaway na pagkain o healthy food, these are all taken by your cells. Remember, every time you eat, pinapakain mo sino? Yung tiyan mo? Yung intestine mo, stomach mo, kasi gutom ka? Come on. Ang pinapakain mo, yung cell mo. Not only that, you feed yourselves with the right food. You feed yourself. Please lang po, huwag pasaway. Huwag maalat, matamis, mamantika, unlimited diet. Don't do that. Cellular nutrition, gustong-gusto po yan ang cells ninyo. If you have the right kind of food, prutas o gulay, or food supplement na tama, matutuwa po ang cells mo. Magpapalakpakan po yan sila. Okay? Again, what does tea cacao do kung yan ang inyong isa sa mga pagkain mo? Remember, ang tea cacao po ay pagkain. I call that a functional food. Okay? It's actually a dietary source of antioxidant. Kung nagda-diet ka, eh yan, ano pa? Huwag mo sabihin sa akin ang diet mo, 1 cup of rice, mali. Hindi po ganun yun. Got that? Alam ninyo, siguro, kung hindi ako nabigyan ng theobroma ng anak ko, baka di na ako umabot sa edad na ito. Baka lantang gulay na ako ngayon. Siguro, kung hindi siya nabigyan ni Kuya ng theobroma, baka puro sakit na inabot niya. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya kayong mga may karamdaman, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tignan ninyo ko, 84 na ako, pero wala akong nararamdaman kahit ano ngayon. Nagpapasalamat ako una sa Panginoon, pangalawa sa theobroma. Salamat, theobroma! Masaganang buhay! Nagsimula ang lahat ng ito nang ako'y biglang nakaramdam ng panghihina at manlalambot ng aking buong katawan. Ngayon nagsimula ang pandemic. Isang araw, habang ako po ay nagtatrabaho, nakaramdam ako ng pananakit sa aking tagiliran at panghihina sa aking katawan. Mga ilang linggo ko din po yung ininda. Pagigising ko isang araw, di na po ako makabangon dahil hindi ako makatulog buong magdamag. At iba na ang aking nararamdaman. Masakit na po ang aking binti at malakang hindi na po ako noon mapakali. Tapos po noon, kinabukasan po araw ng linggo, nagpa-check up kami sa hospital. Kinuhalan ako ng dugo at pinaihi ako. Ilang boteng tubig na po ang naiinom ko, pero hindi pa rin ako maihi. Hindi rin po ako noon makadumi. Minamanas na po ako noon, at nang araw ding ng linggo na yun, hindi na ako mapakali na may parabang may kulang sa akin, balisang balisa ako, at hindi ako makapagsalita ng maayos. At masakit ang binti ko. Uminom ako ng gamot at doon lang ako nakaidlip. Ang hindi ko alam, nagsisisyon na pala ako noon. Kaya isinugod na ako sa hospital. Nalaman ko na lang na ang creatinine ko ay napakataas na pala. Umabot na ng 1,600. At kailangan na raw po akong i-dialysis. Kasi nalalaso na ang dugo ko at kapag umakyat na sa utak ko, posibleng ikamatay ko na.
Sa National Kidney is Avenue ako tinala para sa emergency dialysis. Ilang beses akong inatake doon at nag-seizure ako ng paulit-ulit kaya lahat ng kailangan test pinagawa sa akin. Dito ko nalalaman ngayon na ako pala may chronic kidney disease at stage 5 na. Ako po ay sinabihan habang buhay na daw po ang aking pagda-dialysis. Supra akong nalungkot at nanghina ang loob ko nun. Pero nandyan ang pamilya ko at mga anak ko na para suportahan at alagaan ako, kaya lumakas din ang loob ko na magpagaling. Ngayon, may pisan akong member ng isang food supplement na ang tawag daw ay Theobroma. Pininom niya ito sa akin ng araw ding iyon kahit na sa ospital pa ako. Binigyan niya ako ng 10 bote at inumin ko daw yon kasi sobrang bisa nga daw yon. Kaya na makainom ako nun isang bote pa lang. Bigla akong pinagpawisan at napakarami at nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Biglang sumakit ang tiyan ko, sabi ko sa anak ko, nadudumi ako. Nakakateter pa ako noon kasi minumonitor pa ang ihi ko noon bawat araw. Nang makadumi ako, gumaang pakiramdam ko, parang may natanggal at na nakabara. Parang akong lumakas ng bigla. Para na rin akong nakaihi. Yung bag ng ihi ko, napupuno ko na yon sa buong maghapon. Hanggang sa bumuti na ang pakiramdam ko, kaya nakalabas kami ng hospital. Nung makalabas na po kami ng hospital, naghanap po kami agad ng center para doon lamang ipagpatuloy ang aking pagda-dialysis. Habang nagda-dialysis ako, patuloy pa din ang pag-inom ko ng Theobroma. Hanggang makalipas ang isang buwan, natuloy ng pag-inom ko ng Theobroma, nagpa-laboratory na ulo ko at nagulat kami sa resulta ng creatinine ko. Dating 1.6! Naging 395 na lang! Thank God! Sa lahat ng aking laboratory result, magaganda ang hemoglobin ko. Normal sa lahat at pati BP ko, normal na din. Sa kaso ni Ma'am Carlota Dagle, malaki ang naging epekto ng Theobroma Cacao sa kanyang kondisyon dahil sa diuretic effect o benepisyo na hatid ng Theobroma Cacao. Ito kasi ang nag-stimulate ng urination. Ito yung dahilan para dumami ang paglabas ng ihi niya. At dahil dito, madaling napababa ang creatinine level at naibalik sa normal na level ang hemoglobin ni Ma'am Carlota Dagle. Ang flavanose mula sa Theobroma Cacao ang tumutulong upang makumpuni ang sirang kidney para mapanumbalik ang kidney sa normal nitong function. Apektado kasi ang pagtaas ng blood pressure sa pagtaas ng level ng creatinine. Kaya kung titingnan natin ang resulta ng pagnormal ng creatinine ni Ma'am Carlota Dagle, naging daan ito upang mabalanse ang lahat ng kanyang blood chemistry result. Kasama na dito ang pagnormal ng kanyang hemoglobin. Dahil sa iron, folic acid, and vitamin B12 na tinataglay ng Theobroma Cacao. So, yung sinasabi mo, ang creatinine, blood chemistry nag-normalize, totoo po yan. It's a very powerful antioxidant.